Good morning mga kalods. Ayan, ang tutorial po natin ngayon ay tungkol po sa hand signal. Katulad po nung pinangako ko nung nakaraang video ko sa tutorial ng crane. Bago po kasi kayo makakuha ng certificate ng TESDA o makapag-operate ng crane, kailangan nyo pong matutunan paano po ang tamang hand signal. Kasi meron pong hand signal po na hindi po makuha ng operator, magkocause po ng aksidente. Kaya po gumawa sila ng standard na hand signal. Kung makikita nyo po sa aking background, yan po yung mga hand signal. Katulad po ng pag ginano mo po, stop po yun. Pag dalawa, ang ginawa mo, emergency stop. Pag gumanon ka po at pinaghawak mo po yung kamay mo, dog everything po yan. Pwedeng stop po yan. Yung sumunod na po, ito. Gusto naman pong sabihin yan ay slowly hoist up. Pag ginanon mo po, slowly hoist down. Hoist up. Hoist down. Ito naman po, pag hinawakan mo yung ulo, yan po yung main hook, yung pumalaking kalo. Pag dito naman po sa siko is auxiliary, yan po yung single na kalo. Tapos boom up, pag ginanong po boom up, tapos boom down, yan po yung ano nya. Pag linagyan po ganyan, slowly boom up. Pag ginanong mo po yung sa pababa na ganyan, tapos ginanong mo, slowly boom down. Tapos travel, pwede pong swing, ganon. Igagano mo po yung kamay, daliri mo o kamay mo, swing. O pwede rin po na ganon, travel, sa standard, igagano mo po siya. Tapos, travel po. Pag nag-travel naman po kayo sa crawler, ganito po yung travel niya. Traveling talaga. Tapos, pag isa lang po ang papatravel nyo, stop nyo po yung isa at travel po yung isa sa kabila din po, ganyan. Ganyan po ang tamang pag-travel ng crawler. Sa truck mountain naman po, meron po tayo pagkakaiba po yung extend. Ito po yung extend at ito po yung retract. Kung magpaparetract po kayo ng boom. So yan lang po ang kanyang hand signal. Sana po may natutunan kayo sa aking tutorial. Mini tutorial.